12 miles, let's go. Mile 1, 928. Mile 2, 927. Mile 3, 920. Mile 4, 980. Mile 5, 924. Mile 6, 915. Mile 7, 940. Mile 8, 955. Mile 9, 1004. Mile 10, 1010. Mile 11, 1030. Mile 12, 1034. 12 miles straight without walking, without stopping, without pausing. Kinain ko kanina itlog, pancakes, saka kape. Pero parang sa tingin ko wala namang kinalaman yung kinain eh. I mean, may kinalaman yun, pero 80% dapat more on practice. 20% siguro yung diet. Maganda yung takbo ko ngayon, kaso mga bandang mile 10, pagod na ako. Siguro kasi kailangan ko magdala ng gel. Something na ano, pagkain habang tumatakbo. Dapat kahapon ng takbo ko, Thursday. Kaso, nag-breakfast ako ng corned beef na naman. Which is lesson learned nga na bago mag-long run, huwag kakain ng corned beef. Maalat masyado. Sumakit ulit yung batok ko. Parang tumitibok ulit banda dito sa left side. Kaya, hindi ko na tinuloy. Yun pa yung corned beef na natira nung last week eh. Nung nag-11 miles ako. Nanginayan kasi ako, kaya kinain ko. Ganda panahon ngayon, malamig, pero okay lang pag tumatakbo ka na, okay na. Basta walang wind, okay na yon basta walang wind. Importante walang wind. Kasi nung tumakbo ako, 37 degrees eh, malamig. Pero okay lang kasi may jacket naman. Tapos lately, yung naglo-long run ako, napapansin ko yung mga daliri ko sa paa. Nagsusugat. Kaya this time nilagyan ko siya ng Vaseline. Ewan ko kung effective. Kasi sabi ni Coco say, yung Hoka na gamit ko, yun din ang comment niya, yung parang dumudulas yung paa niya. Yung paa. Parang maluwag yung banda doon sa may bandang daliri. Kaya gumagalaw yung mga daliri na gaganon. Kaya nagsusugat yung mga kuko sa paa. Kaya ang ginawa ko ngayon, naglagay ako ng Vaseline sa kuko mismo na mga daliri sa paa. Tapos naglagay din akong Vaseline sa heel kasi bitak-bitak yung heel ko. Ewan ko kung nakatulog. Reward ko sa takbo ko, no?